Oo nga, sa lahat naman nga. Pero may makukuha pa po kayo na old price, no? Protection order. Ah, ngayon? Ah, sa may limit, siyempre. Mm-mm. Ay, hindi naman ako pinakuha ng madami. Tsaka medyo ano yun eh. Medyo tumumal. Oo. Hindi pa sila nakakuha. Pero sa mga na lang yan. Hindi pa kasi sila. Kailangan pa nila mag-adjust. Yes, ma'am. Kaya expected naman na din yun. 4,600 po yung ano pa. Ganun talaga eh. Pagka natatas. Well, at least meron kayong paano ngayon. Pero mama, no? Dapat talagang effective lang kahapon. May nagkalat dun sa Facebook na ano. Nakatataas si Marlboro. Mm-hmm. May prices pa, ganun. Doon, taas na tuloy yung paramihan ng last week pa. Dapat effective yun, ma'am, kahapon lang. Mm-hmm. Di ba, last week pa mataas? Dapat. Sige, aapin ko. And guys, konting update lang tayo dito sa ating Marlboro. So today is Tuesday, February 28 and schedule ko ng PMFTC today. So ayan, nag-order tayo ng 5 rim ng Marlboro Red. And nakakatawa kasi umabot pa tayo dun sa old price nila bago mag-price increase. So as per dun sa ating agent, kahapon lang daw talaga effectivity nung pagtaas. At medyo mali daw yung ginawa ng iba nating mga kasari na ahead of time is nagtaas na sila agad at medyo kumalat pa nga daw sa social media yung price list ng Marlboro. So medyo bawal daw yun. And ayan, kumuha lang tayo ng 5 rims at may limit pa rin daw sabi ng ating agent. So hindi pa rin tayo pwedeng kumuha ng sobrang dami. So ayan, kumuha lang tayo ng 5 rim at sabi din ng ating agent is hindi rin daw pwede yung sobrang dami. Syempre may limit pa din. And so malaking bagay na yun guys dahil nakuha pa rin natin siya ng old price. So syempre effectivity na ang pagtaas kahapon. So ang bentahan ko pa rin ng Marlboro is 9 pesos na. And ayan, meron din silang binigay na ito. Hindi actually binigay, iniwan nila. Itong tatlong Chester na red, Chester na green, itong blue-green, yung crafted. So ayan, sabi naman nung ating ahente is pwede rin ibalik kapag hindi na benta. And medyo mabilis lang yung transaction namin. Kaya hindi ko na masyadong binusisi kung bakit siya nag-iwan ng ganito. And syempre hindi ko naman tinanong kung ito ba ay peke or legit or original. Syempre hindi na natin tatanungin yun dahil pinaka-ahente yan ng Marlboro. So hindi naman niya magbebenta ng peke. So ayun, pwede ko naman ito ibalik sa kanila once na hindi ito nabenta. Kaya hinayaan ko na. So ayan, 5 rim ng Marlboro. Ito ay nasa 6,770. So dating price niya na 1,354. And ang total nitong lahat kasama to is 7,831 pesos. So ayun, schedule nga pala ng ating Marlboro is every 2 weeks ng Tuesday. So ito is stocks natin. In 2 weeks time is babalik sila. And ayan, update lang tayo guys. And sa mga kasari nga pala natin guys na humihingi ng contact number ng ahente ng Marlboro, pasensya na nga po pala dahil as per my ahente, nag-ask ako sa kanya ng contact number sa ibang lugar. Ang sabi niya is hindi raw sila yung tipong magkakakilala. Kung ano lang daw yung hawak nilang location is yun lang daw yung pwede na lang puntahan. At hindi rin daw nila or wala silang mga contact dun sa mga ibang ahente sa ibang lugar. So ayun lang guys, ang gawin nyo na lang siguro kung saan yung location nyo, kung may mga existing na natindahan dyan at may mga ahente na sila ng Marlboro or ibang ahente, siguro is magtanong na lang kayo sa kanila ng mga contact number at baka sila yung mas makatulong sa inyo. Dahil meron man akong contact number, kaso ito is dito lang po sa May Nueva Ecija. So pasensya na sa mga humihingi ng contact number. Gusto ko man kayong tulungan guys is yun nga, wala daw silang contact ng ibang mga agent sa ibang lugar. So yun lang guys, happy selling, more sales, and God bless sa lahat. And pahabol ko lang pala guys, ito pala yung mga product ng PMFTC na hindi naman kasama sa pagtaas. Tulad ditong Marlboro Red na crafted and itong Chesterfield. So ayan, as is pa rin yung price nila. So ganun pa din ang bentahan.
Kaya meron silang ganito, ayan. And siguro kaya din sila nag-iwan ng ganito, ayan. Dahil ito, tulad nito, yung Marlboro na crafted. So, ganun pa rin, same price pa rin tulad ng old price. I mean, same pa rin yung bentahan niya, 7 pesos. And then, itong Chesterfield, ay pinapabenta lang nila ng 5 pesos. So, ayun, itong Chester, ganun pa rin ang bentahan niya. Ayan. And, nabigay sila ng reminders na, ayan, ganun pa rin. Same price pa rin siya. And, hindi siya kasama sa pagtaas. Ah, may iwan na lang ako, ha? Kasi required, eh. Balik mo na lang sa akin. Hindi nabili na. Ano lang mo yun? Tatlong kahan Chester lang. Tigitigay sa yung assorted. Ah, Chester. Pero ko ibalik kapag ka hindi ano. Oo, pwede. Mm-hmm. Walang laman yung ano ko. Bakit man? Meron dito kasi tinamad din akong magsulat. Hindi sinasabi ko naman sa kanila, eh. Hindi. Meron ba kayong ano? Contact number? Ang dami kasi nagaan na gusto na gusto mag-ahente. Meron pa yung mga ganun. Meron ako mga contact number. Hindi kasi ibang lugar sila. Eh, yun lang. Mm-mm. Hindi ba sila pwedeng ano na? Santa Rosa at sa Limato lang. Wala kayong ano, kunwari yung agent doon. Ah, hindi. Hindi pwede yung ganun. No? Hindi man, ano, hindi man kami yung nagkakita-kita at magkakalagod. Hindi pa, oo. Kumbaga may main office, alam ganun, no? Kanya-kanya kami nilang. Oo, pero kung ito nga din yung number mo kayo. 0927. Pero okay lang din naman, hindi naman ako mukha ng sablat. Nakakaintindi niya. Masama bang pati kami. Ay, pa, pati ikaw, di ba? Ah, ano lang pala, hindi naman pala pairing. Ibenta niyo po siya ng 5 ko, ano? Ayan. 5. Basta, ayan, 5. Ang per stick. Ito po, 5 lang po ito, 5. Ito po, 7. 7 na ito, ha? 7 po, ayan. Ah, oo. Ito lang po yung pang 5. Actually, hindi nabenta sa akin ng fortune, pero malamang fortune. Palit mo sa akin ng lights, ma'am. Yung, nung time na wala ka, yung manager ba yun? Hindi ko, ano? Nalok niya ako, kumado ako fortune, eh napakuha naman ako. 6.1. Thank you. Eh, ito. Eto. Kasi mama. Kasama yan, to pwede, sa hap. Pwede pang 5 to ngayon. Eto, 7. Mm-hmm. Eto lang yung pang 5. Mm-hmm. Apat. Sige, aapin siya.